Hi guys, what's up? This is Bhengzkie and welcome back to our channel. Today is November 24, 2019 and nandito tayo sa Jones Bridge para sa kanyang Inauguration Day. Samahan niyo ako guys, let's go! Ng gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ang Maynila! Mabuhay! Mga kaibigan, tayo po'y nagtitipon dito para sa pagpapasinaya ng bagong Jones Bridge. At ngayon din ang pagbati sa ating La Madre Filipina na babalik po o bumalik po sa kanyang orihinal na tahanan. Ito po ang udyat na muling pagbangon, pagmaliwanag, pagpapaganda ng bagong lungsod na Maynila. Sa ating pagpasimula, anyayaan po natin ang lahat na tumayo, iyuko ang ating amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin kung saan kami ay natitipon upang sama-sama naming saksiyan ang pagpapailaw ng Jones Bridge at pagbabalik ng La Madre Filipina sa kanyang orihinal na kalalagyan. Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Pagkalooban mo po siya ng magandang kalusugan at mainam na kaisipan upang patuloy niyang mapaglikuran ang bawat mamamayang Manilenyo. Ang lahat po ng ito ay samod dalangin namin sa iyo sa matapis na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Kalawang punong lungsod ng Maynila, kagalang-galang Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Magandang gabi mga batang Maynila. Hayaan niyo pong simulan ko ang aking pagsasalita sa pagbigkas ng isang linya sa isa sa aking mga paboritong pelikula, ang Field of Dreams ni Kevin Costner. Medyo pinalitan ko lamang po ng dalawang salita. Sinabi po doon, if we build it, they will come. Ang dati isang pangarap lang, ngayon ay nasa atin ang harapan. Isa na namang mahalagang kaganapan ang ating masasaksihan kung saan ay formal nating pasisinayahan ang bagong ayos mula sa lumang bihis ng Jones Bridge. Ito rin po ang pagkakataon upang ibalik na po ang La Madre Filipina sa kanyang orihinal na katatayuan. Isang tulay na nag-uugnay sa magkabilang ibayo ng Maynila. Isang tulay na nagsasalarawan ng pagdurugtong ng kahapon at ng ngayon. Makabuluhan ang proyektong ito ng ating bagong administrasyon ng pamahalaang lungsod ng Maynila sapagkat sumisimbolo din ito ng pagsisikap natin na ibangon at pasiglahin ang Kapitolyo ng ating bansa. Kaya't nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga taong nagbuhos ng panahon at nagpagod upang mabilis na maikasuparan ang proyektong ito. Lahat naman tayo ay inspiradong-inspirado na magtrabaho dahil pinamumunuan tayo ng isang taong punong-puno ng magagandang kaisipan, pananaw at ang napaka-aktibong, napakasigasig, napakasikat at napakapoging punong lungsod, ang ama ng lungsod ng Maynila, ang kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumagoso. I love you too. Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Hayaan nyo munang kilalanin ko ang mga ilang individual na nakatulong
nakisa sa pagtulungan. Kaya kung bakit tayo nandito ngayong gabi at nagsasama-sama, una sa lahat ay maraming salamat kay Mr. Eugene Ang. Siya po ay isang Filipino-Chinese na hinataw ko. Ipinanlimos ko kayo. Siya po ay kasalukuyang presidente ng Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Noong siya po ay itang grupo niya, nagsabi, and heeded our call to help Manila, they went to the office at gusto rin nila tumulong. Sabi ko, huwag niyo na akong bigyan ng kuno-ano, bigyan niyo na lang ako ng pera. Dahil meron kaming gagawin na tingin ko napapanahon na at bagay lang na bigyan ng atensyon. Oh, hindi naman nagdalawang isip yung kanilang samahan. Kaya maraming maraming salamat. Noong matapos kong kausapin, bibilisan ko lang ko, eh. Alam ko mas excited kayong makita yung Jones Bridge. But I have to give credit when it's due. Mahiya naman ako. Laway lang ang puhunan ko dito eh. Matapos ko siyang kausapin, nagdali-dali akong pumunta sa isang tao na galing din sa wala. Maliit na negosyante. Hardinero. Ika nga. Gumagawa rin ng mga pabahay sa mga mahihirap. Pero sa sobrang pagmamahal niya sa ating bansa at kasaysayan, minabuti niya na yung kanyang pinagkakitaan ay gumawa ng isang lugar na kung saan pwede natin maipamana sa mga salinlay natin, lalo na sa kabataan. Talagang madalit salita o tinosgasan niya. Yung Las Casas, ako sa kung saan makikita ninyo at muling ipaalala sa atin na kung ano at sino tayo bilang mga Pilipino. Kaya maraming maraming salamat, Jerry Acosar. Ito po, bilyonaryo pero tambay sa Jones Bridge. Gabi-gabi ho ito. O, talaga naman, Diyos ko. At siyempre, sa ating kaibigan na nagdagdag ng nag-aspalto ng mukha ko. Natutuwa ako kasi sapagkat noong tayo nanawagan na tumulong sa ating mga kababayan sa Mindanao, lalo na sa Cotabato, ay hindi ho siya nagdalawang isip. Ang ating pong kaibigang si Doktora Vicky Belo. Eh kaysa kasi magamit ko yung pera ninyo, o ginamit ko yung pera niya. Kaya lang, gaasamo ka ako. But I was very honest, Doktora Vicky Belo, ikaw lang ang gumalaw ng mukha ko. Na virgin ako, madaling salita. And of course, maraming salamat sa ating mga kasamahan, sa ahensya ng gobyerno, sa nasyonal at lokal. Particular na to Secretary Berna Romulo ng Department of Tourism. Cecil Romero of NPDC. Naku po, ayan po. Alam nyo, para sa kaalaman ninyo, si Direktora Cecil Romero, nagpa-plug ceremony kami sa Luneta. Para lang malaman ninyo yung intensyon ng tao, malalaan mo talaga sa unang usapan pa lang. Nagpa-plug ceremony kami, si Manong Jerry thought of something. Sabi niya, balik natin yung La Madre. Nasaan ba? Sabi ko, ando doon sa Luneta, ando doon sa Court of Appeals. So, nung nag-plug ceremony kami sa Luneta, nakausap ko si Ma'am Cecil, si Direktora, ayun. At sa, walang kisap mata, sabi niya. O sige, sa inyo na muli, ibabalik namin ang La Madre, Pilipina. Palakpakan po natin si Direktora Cecil Romero.
sa aking kaibigan, Miss Didi Sitangko, nasaan si Ma'am Didi? Ay, kita. Oh, yan ang mga isa sa mga seniors of Manila na naniwala sa bata. Ang aking kaibigan, Ma'am Didi. At ang apo ng dahilan kung bakit muling nagagamit ang Jones Bridge upang pagduktungin ang Intramuros at ang Binondo. Ang apo ni Juan Arellano, si Jackie Arellano, nandito, Architect Arellano, ang ating national artist, nandito po ang kanyang apo. Nakita nyo na po ang gawa ng lolo ninyo muli. At the very least that we can do is to take care of you. Mapangalagaan man lamang namin mga tagalungsod ng Maynila. Sa ating pong Congressman Yul Serbo, nandito. To Philpost, maraming salamat sa inyo, sinindihan nyo na ilaw ninyo. Na napakagandang post office. June Bernaldez, Chevrolet Salinas, Michelle Salurian ng Philpost. Intramuros Administration, ako matutuwa to sila. Ayan, dahil ang Intramuros, so masigasig na buhay ang itong nasa wakali natin. Ayan po ang makasaysayang Intramuros. Intramuros Attorney Guillier Acido at sampu ng kanyang mga kasamahan. National Parks Development, of course, ng mga empleyado. National Museum, Jeremy Barnes. Ayan po, tumugon na rin siya sa sulat ng ginawa ng lungsod para ilawan na itong mga building ng National Museum. Maraming maraming salamat, Ginoong Jeremy Barnes, sampu ng iyong mga kasamang empleyado. Mga konsehal, department heads, barangay officials, DNR undersecretary, nako, katulong po natin dito sa pagsasaayos ng Pasig River. Si Secretary Simato, na nandito po ang kanyang DNR Undersecretary Benny Antiporda. Members of the press, pasensya na kayo mga department head, special mention lang si City Engineer Andres. Asan na ba si Andres? Ayan. Sampo ng ating mga kasamahang manggagawa sa DPS headed by Kenneth Amorao sa pagpapanatiling malinis itong lugar na ito at ng iba pang lugar sa lungsod, mga manggagawa ng Department of Engineering, maraming maraming salamat sa inyo. Puyat na puyat kayo sapagkat sa biro-biroan namin ni Mr. Jerry Acusar, kung ito daw po i-rehabilitate, it will take years, at the very least a little less than 2 years. But through the help of our co-workers from City Engineering, from DPS, Mr. Jerry Acusar, Mr. Eugene Nang, our Vice Mayor, Councilors, Department Heads, and all others, it only took us 2 months. Magaling to si Jerry. Malamang ito, ihiramin na rin to ng ibang syudad. Huwag naman. Marami pa naayusin sa Maynila. Sa aking may bahay, Miss Dainey Dumagoso. May asim pa. At members of press, the bloggers. Laki na ng kinita nyo sa akin, ha? But I love you. Because with what you're doing is you're helping us na mapagaang ang aming trabaho patungkol lalo sa pagpapalaganap ng mga pangyayari sa lungsod ng Maynila, particular na sa turismo na pinamumunuan ng aming direktor o direktora, direktor na Charlie Dumo. Charlie. At sampu ng kanyang mga kasamahan sa Manila Tourism, no? At kay Mr. Barbie Atienza na lagi namin ginagahasa din, wala hong yad ba yan? At sa lahat, no? You know,
aabutin tayo ng madaling araw dito. Banggitin ko lahat ng tao. Pero hindi ko man kayo mabanggit. Talaga pong napakalaking bagay ng partisipasyon ninyo. Mga kababayan, bakit Jones Bridge? We have Delpan Bridge, MacArthur Bridge, Quezon Bridge, Lambingan, and so on and so forth. Ayala Bridge. Ang daming bridges ng Maynila. Bakit to Jones Bridge? Just so you know, at manupat, lalo na sa mga kabataan na maaaring busy kayong kakapanood sa YouTube, masan-misan maganda rin mag-Google. Pagkat ako'y naniniwala, katulad na sinasabi ng mga bayani, na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa parokya. Mga kababayang naparito, mga kapitbayan namin sa Metro Manila at iba pang dako ng Luzon na pumunta rito. Punong-puno tayo hanggang doon sa ibabaw. No? Nais ko lamang ipaalam sa inyo. Napakahalaga ng tulay na ito. Ang tulay na ito ay nagduduktong sa dalawang naunang komunidad ng siyudad ng Maynila. Sa panahon ng kasaysayan ng mga Kastila, habang namumuhay ang ating mga kababayang nagaharimunan ng mga Pilipino Chinese settlers dyan sa Binundok. Mahalaga na napapagduktong ang dalawang bahagi ng lungsod ng Maynila. Isa sa hamon ng Maynila, bukod siya'y laging baha, dala ng, on the west side of the city, you will see the famous Manila Bay. But technically speaking, ang Maynila po pinapalibutan ng mga ilog, pinaghihiwa-hiwalay ng mga ilog, creeks and rivers, mga kababayan. Kaya ang tulay sa buhay, metaphorically and literally speaking, ay napakalaga. At ang tulay ng Jones Bridge ay nagpakita ng paglago ng lungsod ng Maynila. Nagsimula sa maliit, dala ng komersyo na naganap dito sa ating bansa, dito partikular sa lungsod ng Maynila, kailangan siyang palakihin at ayusin. Iyan po ang kahalagahan ng tulay ng Jones Bridge. Bakit Jones Bridge? Onax yun. Hindi ho ba? Bakit hindi Pilipino na ipangalan? Minsan sa buhay natin, kailangan aminin natin at ilatala natin ang katotohanan. Napakalaga ng Jones at si Mr. William Jones for that matter, who created, I think, if I'm not mistaken, the Jones Law of the 1916 in our country, which gives legislative autonomy to our country. Mr. Jones is a member of the, what we call the, something to that insular individuals who are handling or leading, group of persons leading the country under the U.S. governance, mga kababayan. Mahalaga po ang Jones sapagkat marami siyang kasaysayan, hindi lang sa panahon ng Amerikan. Ito po'y tinawag na Puente de España, kung inyong maalala. O dala rin ng mga hamon sa buhay, ha? Ekonomikal o panahon. O nadurog po ang Puente de España. Paglago ng komersyo, kailangan baguhin ang Puente de España. Can you imagine that we are standing before a bridge wherein ang laking bahagi ng kasaysayan sa lungsod ng Maynila. Ito po ay halos hindi nalalayo ng kaunti sa bandang kanan lang. 1876, when it was connected. Ito ang ating mga taga-Binondo at ang ating mga komunidad sa loob ng Intramuros, mga kababayan.
Kaya po kayong lahat ay hinihikayat po na magsiyasat upang kahit papano ito man lamang ang pamamaraan ng lungsod ng Maynila na maipaalala sa darating na henerasyon na ang kahalagaan ng mga lugar at paggalang sa mga estatwa. Malalaman ba ninyo na ang gumawa bukod kay Architect Arellano ay marami pang involved na tao in the likes of an Italian, Otto Fischer, in the likes of Martinez, the sculpture, a Filipino sculpture who created La Madre Filipina, commissioned by Mr. Arellano, Architect Arellano, our national artist. May Italian gumawa ng mga dolphins o kung naman ang struktura sa gilid ng bridge. But La Madre is very particular to our history. Why? Because that La Madre Filipina is a witness of the golden era of the city of Manila. Siya rin ay testigo ng pagdurusa ng lungsod sa panahon ng kalugmukan nung tayo'y sinakop nung pangalawang digmaan. Siya ang nakakita ng karumal-dumal na pangyayari sa mga nanay natin, sa mga tatay natin, sa mga lahi natin na namatay nung panahon ng liberation. Kaya mahalaga na muli na sana maibalik ang La Madre Filipina. Nakita niya ang sibo, ang galing ng lungsod. Nakita niya ang kalugmukan. Ngayon bagay na maibalik siya rito upang makita niya ang bagong lungsod ng Maynila. Kaya po sa inyo mga kababayan, napakalaga ng gabing ito. Ito'y munting alaala, munting kakayanan namin bilang pamalang lungsod sampu ng aking mga kasama ni Vice Mayor Hani Lacuna at ng mga konsihal at department heads na pangalagaan ang mga pamana ng ating bansa. Kaya totoo pala sa aking munting pagsisiyasat ang sinabi ng mga lolo't lola natin, where Manila goes, the country follows. That's what they said. Marami salamat sapagkat sa mga imahinasyon ng ating mga arkitekto, inhenyero o artista. Can you imagine that a simple visit of Architect Arellano in Paris to create the semblance of Paris in Manila? Pont Alexandre. Yan po ang naging guiding factor sa kaisipan ni Mr. Wala na sila. Hinuhulaan na lang natin o kung ano na lamang ang naitala sa kasaysayan. So it is true that Manila was designed the Paris of the East. Kasi lagi kong sinisiyasat, bakit ganoon ang panawagan ng mga nakatatanda? Bakit ganoon tinatawag ang mga lugar? Maraming salamat to US Congress for appropriating to rebuild Jones Bridge. Maraming salamat sa pamilya ni Burnham who designed and planned the entire city of Manila. Lahat yung nakikita ninyo si Arellano gumawa niyan. Filipino, Amerikano, Inche, Castilla. Ganyan ka-diverse ang lungsod ng Maynila. Kaya po, sa inyo mga kabataan na nandito, huwag na mawawala sa inyong isipan na lingunin ang mga taong ito. Sapagkat itong mga taong ito
mga bayani ng ating bansa ay mga taong nagbibigay ng kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Kagandahang kanilang inukit sa mga pader, sa mga tulay, sa mga gusali. Maraming salamat sa DOT. First quarter of next year, magkikita-kita na tayo sa Metropolitan Theater. Kaya sana kami naman sa aking mga kasamang kunsihal, mga department head, tulungan natin ng national government. Sapagkat talaga pong natutuwa ako for the first time in history, the collaboration between the local and the national government is alive in the city of Manila. Kaya po meron lang akong konting pakiusap bago ko magtapos. Ako po ay walang hangaring mangistorbo na mangistorbo or kapritsyo lamang, if I may put that in right perspective. Ang nais ko lang, at the very least, malinis natin ang Maynila. Kaya namin ibinalik ang La Madre para muli niyang masilayan o maging testigo sa darating na pagbabago ng lungsod ng Maynila, at siya na rin ang sumulat ng susunod na mga pahina ng ating lungsod pagdating ng araw. I for one will come and go. The next generation will lead this country. The next generation will lead this city, our community, our business. At the end of the day, ala, tayo-tayo pa rin. Dito pa rin kayo sa lungsod ng Maynila. Kaya ang panawagan ko, ano ba ang gusto nyong ipamanang lungsod na bahagi ng ating kasaysayan? Lungsod na dugyot, nasa laula, paghahari-harihan ng ilang tao lamang pakinabangan nila sa personal nilang interes, o magsama-sama tayo? Magtulong-tulong tayo. Magkaisa tayo na napapanahon na na pagmalasakitan naman natin ang ating minamahal na lungsod ng Maynila bilang kapitolyo ng ating bansa. Huwag niyong iasa sa kanila ang mangyayari para bukas. Tayo ngayon ang inaasahan nila na magtitino, magsasaayos, gagawa ng mga pulisiya para sa kapakanibangan ng ating mga anak, ng ating mga apo, anak ng ating apo sa darating na panahon. Ni hindi nga natin maalala, umamin na rin kayo katulad ko na meron palang La Madre, Filipina. Mabuti na lamang may isang Jerry Acusar. Na nagturo sa akin. Kaya ako hindi po ako nahihiyang magtanong talaga. And if I may share it to you what Confucius said. He who has question is a fool for that moment. He who does not is a fool forever. Kaya tayong mga bata, walang masama magtanong sa mga matatanda. Yan ay isang aral na aking natutunan. At dahil dyan, sa awa ng Diyos, kayo naman makatatanda sa akin. Huwag nyo kaming liligawin. Turuan nyo kami ng tama. Ipakita nyo sa amin ng tama. Para na sa ganoon, yun din ang ituturo namin sa mga anak namin sa susunod na henerasyon. Ang mga nakakaalam, huwag magdamot ng kaalaman. Ipamahagi ninyo. Nakatutuwang isipin na sa lungsod ng Maynila, ngayon lang ako sa loob ng 20 taon ng aking paglilingkod sa lungsod,
Ngayon lang ako nakakita na sariling pera ng taong bayan ibinabahagi sa pamahalang lungsod. Sa mga donors, thank you very much sa inyo. Kaya muli tayo na nandito, mga taga-lungsod, mga batang Maynila, ito ang pakisuyo ko. Huwag niyo naman dumihan. Don't just appreciate it, protect it. Pangalagaan ninyo, bibira. It was 1946 when it was redone or fixed. Tagal na panahon. Durin ninyo. Sa totoo lamang, ang pagkakatatag ng Jones Bridge, in passing lang, ayoko nang bumalik na, pero gusto ko lang maipaalala sa inyo. It was 1919. Today is 2019. Isang daang taon na po ang Jones Bridge. Kaya, BBG lang. Lahat ng dudumi, arestuin ninyo. Taong bayan. Bakit ito? Hindi amin ito bilang pamahalan. Atin ito bilang Pilipino. Atin ito bilang Manileño. You own it. You own it. Ikaw, kayo, tayong mamamayan ang may-ari nito. Huwag niyong hayaan ng Santolonges babuyin ang mga bagay na pag-aari natin. Meron tayong kakibat na responsibilidad sa kalayaang ating tinatanggap, mga bagay na ating nakakamit, nakukuha sa pamahalaan. Yan ang inihiling ko sa inyo. Be vigilant, be responsible. Don't allow them for evil to succeed is for good men to do nothing. Sabi ni Edwin Burke, kaya panahon na. Gusto nila ng himagsikan. Maghimagsik tayo laban sa kanila, sa mga dugyot, mga salaula na wala nang maiisip na tama, kundi babuyin at sirain ang mga bagay na pag-aari natin. Atin ito, bansa natin ito, syudad natin ito, lugar ng ating kapanganakan. Nabuhay tayo rito. Iniraos natin ang mga mahal natin sa buhay. Kaya po yan ang panawagan ko sa inyo. Lalo na kayo mga vlogger, abangan nyo sila, pasikatin nyo sila sa Facebook. It's time to shine, Manila. Napapa-English ka, mama. But muli sa inyo lahat, mabalik ko muli ang taus-pusong pasasalamat at buong kababaang loob on behalf of the people of Manila. Maraming salamat sa mga tumulong sa lungsod ng Manila. Muli, sana kaawahan tayo ng Diyos na muling bumangon ng lungsod. Kaawahan tayo ng Diyos sa kani-kaniya nating buhay. Sana lagi tayong gabayan ng Panginoon Diyos. Kaya nyo ba, mga taga-lungsod na Maynila? Yes! Makikisa ba kayo? Yes! Makikipagtulungan ba kayo? Yes! Maraming salamat kung ganoon. At ang sukli na ibabalik namin sa inyo bilang pamahalan, sa amin, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman, pantay-pantay ang pagtingin sa inyo ng pamahalaang lungsod ng Maynila.
Hindi namin papayagan ang mga piso inyo. Kahit sino man. You're the best also. I like your diction. Kaya po, muli, sana natin mahaba na ang gabi. Let La Madre Filipina witness the city of lights of the city of Manila. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Mabuhay, Mayor Escobar Moreno! Mabuhay, Lungsod ng Manila! At sa punto po ito, bilang pasasalamat, pagkilala, igagawad po ng ating mahal na alkalde.